Ang Crusades ay isa sa pinakaimportanteng kaganapan sa kasaysayan ng Europa at Middle East. Ito ay ang sunod-sunod na religious wars o digmaan ay sinasagawa ng mga Kristiyanong Crusaders mula sa Europa sa panahon ng Middle Ages na pinamumunuan ng Latin Church. Sa taong 1095 CE, pinangunahan ng mga kabalyero sa Europa at ng mga maharlika na naglalakbay sa gitnang silangan na subukang makuha ang Holy Land mula sa mga Muslim na nagkontrol sa rehiyong iyon sa nakalipas na mga siglo. Ang salitang crusade o krusada ay nangangahulugang cruz. Sa makatwid, ang mga taga-Europa na naging crusader ay tinitingnan ang kanilang sarili na tagapagdala ng cruz. Sa katunayan, marami sa mga crusader ang naglagay ng cruz sa kanilang kasuotan at baluti sa kanilang paglalakbay papuntang Holy Land. Ang crusade ay tumagal ng ilang siglo mula sa taong 1095 nang salakayin ng mga Kristiyano sa Europa ang gitnang silangan hanggang matapos ito noong 1492. Tinatayang nasa isa hanggang 9 milyon ang nasawi sa mga crusade na ito. Sa panahon ng Middle Ages, sakop ng mga Muslim ang gitnang silangan mula India hanggang Espanya, kasama na ang Jerusalem at ang Holy Land. Para sa mga Hudyo, Kristiyano at Muslim, ang Jerusalem ay kinilala nila bilang banal na lungsod. Sa katunayan, para sa mga Kristiyano noong Middle Ages, ang Jerusalem ang sentro sa kanilang mundo sa spiritual at geographical ayon sa kanilang mapa. Para sa mga Kristiyano, ang Jerusalem ang lugar kung saan namatay at inilibing si Jesucristo at maraming Kristiyanong manlalakbay ang pumupunta dito ng maraming siglo. Para sa mga Muslim, ang Jerusalem ang pangatlo sa pinakabanal na lungsod dahil dito umakyat si Muhammad papuntang langit. Sinakop ng mga Arabong Muslim ang Holy Land noong 638 CE. Ang Dome of the Rock at Al-Aqsa Mosque ay ang mga pilgrimage site para sa mga Muslim. Malaya naman ang mga Kristiyanong manlalakbay na makabisita sa The Church of Holy Sepulchre. Ngunit noong taong 1077, ang mga Muslim na Seljuk Turks ang nagsimulang may kontrol sa Holy Land. Naging mahirap para sa mga Kristiyano ang maglakbay patungo sa Holy Land dahil sa mga Muslim na nagkaroon ng kapangyarihan sa pagkontrol sa lugar. Ikinabahala ito ng Byzantine Emperor na si Alexius na baka sakupin din ng mga Seljuk ang Kristiyanong lungsod ng Constantinople. Dahil dito, umapila si Alexius sa Santo Papa para matulungan siya. Noong 1095, nagproklama si Pope Urban II ng kauna-unahang crusade at pinangakuan ng mga kabalyero ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan kung sila ay sasama sa crusade at mabawi ng Kristiyanismo ang Jerusalem. Ang First Crusade ay nagsimula noong 1096. Mga Kristiyano mula sa France, Germany at Italy ang unang naglakbay patungong Holy Land na pinangunahan ng mga kabalyero at maharlika. Dahil sa pagkumbinsi ng Santo Papa, kahit mga ordinaryong mga tao ay gustong sumama. Pagkatapos ng mahabang paglusob, nakuha nila ang Jerusalem noong 1099. Naging brutal ang pag-atake na ikinamatay ng libu-libong mga tao. May mga Christian writers sa panahon na iyon ang nagsasabi na sa sobrang tindi ng patayan ay abot hanggang bukong-bukong o angkol ng dugo ang nilalakaran ng tao. Isang malaking kawalan ng mga Muslim ang kanilang pagkatalo at pagkawala ng Jerusalem sa kanila. Kinuha din ng mga Kristiyano ang pagkontrol ng Dome of the Rock at Al-Aqsa Mosque. Hindi lang mga Muslim ang karamihan sa mga napatay sa First Crusade, kundi pati na rin ang mga Hudyo na nakatago sa kani-kanilang mga sinagoga. Ang mga Crusader ay nakapagtatag ng isang kaharian sa paligid ng Jerusalem. Ayon sa isang historian na si Giles Constable, ang bawat partisipante ng crusade ay may kanya-kanyang dahilan sa kanilang pagsali. Ilan sa mga rason nito ay ang pagsunod sa utos ng Santo Papa na palayain ang banal na lungsod mula sa mga infidel at masiguro ang seguridad ng mga manlalakbay.
para mapatawad ang kanilang mga kasalanan, ang Santo Papa ay nag-alok ng kapatawaran sa sino mang sasama sa crusade. Ito ay importante para sa mga kabalyero na marami nang napatay sa mga labanan. Ang mga magsasaka o alipin na may mga amo ay pinangakuan ng Santo Papa ng kalayaan kung sila ay sasama sa crusade para makakuha ng lupain sa ibang bansa. Ito ay nakakaakit sa mga anak na walang namamana na lupain mula sa kanilang ama. Para makita ang mundo at makipagsapalaran at ipakita ang kanilang katapangan. May mga hari na hinimok ang mga mapanggulong mga kabalyero na sumama sa crusade para mapalayo ang mga ito sa kanilang bayan. At ang iba ay sumama sa pag-asang makakuha ng kayamanan. Kahit na ang pangunahing motibo ng crusade ay religious, maraming mga crusader ang nalihis ang layunin dahil sa kanilang kasakiman at kahalayan. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming kapwa Kristiyano ang pinatay sa Constantinople sa panahon ng First Crusade nang masakop nila ang Edessa. Kahit na ang lugar na ito ay hindi madadaanan patungong Jerusalem at kahit walang banal na lugar dito. Sa panahong ito, lumala ang tensyon at hidwaan ng mga Muslim at Kristiyano. Sa susunod na 3 siglo, marami pang nagaganap na mga crusade. Ang mga crusader ay nakinabang mula sa pagkahati sa pagitan ng Seljuk Turks at ng Abbasid rulers ng Baghdad sa pagkontrol ng ilang bahagi ng Holy Land. Sa katagalan, ang mga crusader ay nabigo sa pagpapanatili sa teritoryo na kanilang nasakop. Gayunpaman, nakinabang naman sila sa mga rutang pangkalakalan ng mga Muslim at napahusay ang mga disenyo ng kanilang mga kastilyo. Marami ding nakuhang mga ideya ang mga crusader mula sa mga Muslim tulad ng siyensya, medisina at mga numero na mas madaling gamitin kaysa sa Roman numerals. Ang First Crusade noong 1096 ay nagpakita ng malaking paghamon sa mga Seljuk na namuno sa Holy Land. Ang mga crusaders ay namumuno sa kaharian ng Jerusalem kasama na ang malaking bahagi ng Palestine hanggang sa Second Crusade ng 1187. Gayunpaman, pagkatapos magkaisa ang malaking bahagi ng Syria, Palestine at Egypt, isang bagong Muslim na leader na nagngangalang Saladin ang sumakop muli sa Jerusalem noong 1187. Ang kaibahan lang nito sa unang crusader noong 1099, si Saladin ay nagpakita ng awa sa mga Kristiyano sa Jerusalem at pinapayagan silang umalis ng ligtas kapalit ang ransom. Ang pagkatalo na ito ay humantong sa Third Crusade na kasama na ang mga Kristiyanong Ingles na pinamumunuan ni Richard I o kilala rin na Lionheart. Subalit si Richard at ang iba pang mga crusader ay hindi nakaabot sa Jerusalem. Marami pang mga crusade ang inilunsad na umabot sa kabuoang 200 taon at hindi na muling nakuha ng mga Kristiyano ang Jerusalem. Naging mas malakas na rin ang mga Muslim sa political at military kaysa sa mga crusaders. Mas advanced din ang kanilang kultura at siyensya. Sa huli, ang crusades ay nabigo na gawin ang Holy Land na bahagi ng Kristyanismo. Ngunit binago nito ang kanlurang bahagi ng mundo magpakailanman. Maraming natutunan ang mga crusader tungkol sa pakikidigma, pagpatayo ng mas maayos na kastilyo at ang paggamit ng pulbura. Tinuruan ng mga Muslim scholars ang mga European scholars sa maraming bagay tungkol sa siyensya at medisina. Ang number system na ginagamit nila ay mas madali kaysa sa Roman numerals, kaya mas napadali rin ang pagkalkula. Tumaas ang kalakalan habang dinadala ng mga European sa pag-uwi ang mga kaalaman tungkol sa halaman, irigasyon at pagpapadami ng mga hayop. Marami din ang inuwi tulad ng lemon, asukal, silk, cotton at iba pang mga spices na ginagamit sa pagluluto. Hindi lahat ng crusaders ay umuwi pagkatapos makipaglaban sa mga Muslim.
Marami sa kanila na pumunta sa Holy Land ay nagustuhan ang lugar at nanatili doon at namuhay katulad ng mga taga-gitnang silangan. Ang Crusades ay napakamahal na humantong sa pagtaas ng buwis sa mga hindi sumama sa Crusade. At ang video game na Assassin's Creed ay hango sa medieval ages sa panahon ng Crusades. Kabarangay, konti lang sa atin ang alam ang kasaysayan tungkol sa Crusade. Ano pa ang nalalaman mo tungkol sa Crusades? Ilagay sa comment ang iyong sagot. Susubukan kong gumawa ng part 2 para sa paksang ito. Para hindi mo ito ma-miss, mag-subscribe na kung hindi ka pa subscriber. Paki-like na rin at i-share ang video na ito. God bless.